Sakuhang ito ng CCTV sa Quezon City pasado alas 12 ng tanghali, makikita ang pagdating ng silver na kotse. Maya-maya ay pumarada na ito sa isang bahagi ng kalsada at bababa na ang babaeng driver nito. Mukhang wala namang problema, pero ang pinaradahan pala niya, tapat ng driveway ng isang bahay kung saan may nakalagay pang no parking sign. Ikinagalit ng may-ari ng bahay ang ilegal na pagpaparada. Inabot pa raw ng 8 oras o pasado alas 8 ng gabi nang kunin ng driver ang kanyang sasakyan. Tumawag raw sila sa MMDA at sa hotline ng Quezon City para humingi ng tulong sa pag-aalis sa sasakyan. Pero sinabihan daw siya ng mga ito na kailangan munang maghintay ng 12 oras bago ituring na abandonado at hatakin ang sasakyan. Sa huli, tinulungan naman daw siya ng mga kawani ng kanilang barangay na iurong ang sasakyan para makalabas ang kanilang kotse. Nagdikit na lang siya ng sulat sa windshield ng sasakyan na nagsasabing delikado ang pagpapark sa harap ng kanilang driveway. Wala raw madadaanan ng kanilang mga sasakyan sakaling magkaroon ng emergency. Ang insidente na ipinost sa may-ari ng bahay, viral na ngayon sa social media. Ang mga motoristang ilegal na nakaparada ay kabilang sa mga madalas na hulihin ng MMDA sa kanilang kabi-kabilang clearing operations ngayong holiday season. Sa ngayon ay pinagmumulta ng 200 piso ang mga ilegal na nakaparada na may driver, habang 300 piso naman sa mga walang driver. Dahil sa malalang problema ay napagkasunduan ng Metro Manila Council na itaas ang multa sa 1,000 at 2,000 piso pero hindi pa ito tuluyang na ipapatupad. Para sa unang balita, Darlene Kai reporting.